Ayan mga bro, welcome back sa ating YouTube channel. So, gagawin natin ngayon isang Daewoo na ano to, CRT TV, pero flat yung kanyang picture tube. So, ang sira niya, nagpa-power naman siya. Kaso walang indicator yun. Ayan, nag-oscillate. Tapos, parang may sisipol, tapos biglang tutunog yung raster niya. Tapos mag-off na. Ayan, ulitin ko. Ayan o. Diba? Merong sumisipol, tapos tutunog lang ng konti yung kanyang ano, raster. So, ayan, wala naman tayong nakikita ng display. Diba? Pero naka-on yan. So, buksan natin mga bro. Ayan mga bro, ito na yung kanyang board. So, ayan, malinis pa yung board niya. Parang may nabasa, oh. Diba? Tutuyo, tapos doon basa. So, ayan, malinis pa naman yung kanyang board. And ano, parang napalitan na yung kanyang flyback. So, bali yung flyback lang naman yung nahinang sa kanya. Bali, first step natin gagawin mga bro. Check natin yung B+. Yung 250 volts. Sigurado naman tayo may power kasi narinig nyo naman. Kaso may sumisipol. Tapos biglang mag-off. So ayan mga bro, bali kung natin kalimutan yung body ground, yung black test probe. Pag magte-test tayo ng voltage, so ayan mga bro, i-test natin yung kanyang B+. Ayan, naka-indicate yung B+ niya, 123 volts. So try natin isaksak. Ayan, may, ayun, biglang bumagsak yung B+ niya sa 75, tapos tuloy ang nawala. Diba? Ayan, ibunutin ko uli. Meron siyang B+, pag nag-oscillate, biglang babagsak sa 75 volts hanggang mawala na. So, try natin uli. Yun, meron. Bumagsak, tapos wala. So try natin yung test natin yung ibang ano niya, voltage. Ito yung sa B+. Bali bumagsak na siya. Pero naka-on pa yan mga bro. Bali lahat pala nawala ng voltage. Bali yung kasi siya na sa ano, sa maingay na aso. Bali yung secondary niya pala mga bro, nawala lahat ng voltage, totally nag trip off. Pero yung ganitong klaseng TV, hindi porket nawala yung lahat ng voltage niya, sira yung power supply. Bali ang first step na gagawin niyo niyan, ay ang susunod na step na gagawin niyo yan, kasi may narin naman tayong B+. Kasi bumababa hanggang mawala. Ihang natin yung ano, B+. Tapos check natin kung stable lang siya. Yan, bali binunot ko muna. Tanggalin natin yung hinang ng B+. So ayan, check natin sa collector. Ayan, wala yung collector, pero yung B+, ayun o. Meron naman yung B+ nya. Diba normal yung supply nya, collector. Ayan, wala na yung collector. Ibig sabihin,
na-isolate na natin. Check natin kung may oscillation naman. Dun sa mismong base ng horizontal output. Yan, naka AC 10 volts tayo. Check natin yung base. Pag may reading, yan, may reading siyang konti. Ibig sabihin nag-oscillate siya. Tanggal natin. Balik natin. Diba meron? So, nag-oscillate siya. Parang kinakapos lang siya sa supply kapag naka-load na yung ating playback. O kaya pwede rin na may shorted. Kaya nagda-drop yung ating supply. Nasa dalawa lang yan. So, ang gagawin natin muna mga bro, kasi ang possible na sira natin eh, playback o kaya nasa horizontal. I-check muna pala natin yung capacitor na ano, sa B+. Gamitin natin ating ESR meter. Tanggalin muna natin. Yan, bago natin gamitin yung ESR natin, siguraduhin natin na walang pondo yung B+. So, short natin. Yan mga bro, test na natin yung capacitor sa B+. I-calibrate muna natin pala. Kailangan naka-center. Check natin tong ayun na, 1 siya, bali normal yan. Bali yung isa pala nandito. Yan, 1 din. Bali normal pa yan. Bali yung capacitor natin sa B+, normal naman. So, ibig sabihin, hindi kinakapos yung supply natin. Bali, tanggalin muna pala natin yung yoke. Minsan kasi nasa yoke yung sira mga bro. Lalo na ito yung yoke nito, parang ano, yung katulad sa Samsung flat na mahina yung pagkatag-ulan. Ano, nasusunog. So, ibalik natin yung B+ natin pagkakahinang. Ngayon pagka ganun pa rin, ibig sabihin yung sira natin yung flyback, may shortage siya kaya dinadrop niya yung voltage. Tanggalin muna natin yung yoke. Bali pagka sira yung yoke tapos nag-oscillate, bali hihina yung oscillation natin dahil wala tayong yoke. So, yan, naka-body ground na tayo. Check natin uli yung B+. Habang wala tayong yoke. Pero may mga TV mga bro na ano ah. Yung pag tinanggal natin yung yoke, nasisira yung horizontal output. May na-encounter kasi akong ganyan dati sa Panasonic. Pero halos lahat naman hindi. Natin yung B+. Saksak ko na mga bro. Oh, muntik na. Naka 10 volts AC pala. So, i-range natin sa 250 volts DC. Yun mga bro. Laging 1 sa 121 volts. Pero stable siya, hindi siya fluctuated o nagda-drop. Ayan, bali, check natin yung oscillation natin kung tuloy-tuloy ba. Sa base. Ayan, oh, meron, di ba? Sa base. Check natin yung supply naman ng vertical. Yung supply kasi ng vertical na to galing sa flyback. So, ito mga bro. Ayun, meron naman siya. Nasa 26 volts lang. Hindi 100 plus ah. Nasa 26 volts. Naka 50 volts DC tayo. Check natin yung heater naman.
mabasa yung heater ito. Yan, meron naman heater. So, so malapit sa 5 volts. So, ibig sabihin, yung sira natin, na possible talaga yung yoke. Dahil nag-oscillate siya ng tuloy-tuloy mga boy. Kaso mahina yung oscillation niya. So, baklasin ko muna yung yoke tapos check natin. Bali, ito yung yoke mga bro, yung mismong winding. So, binunot ko muna. Pag magbabaklas kayo nito, dahan-dahan ah. Kailangan hindi magagalaw yung pagkaka-settings niyan. Bagay may guhit naman. Pero kung walang guhit, dapat hindi magagalaw. Yan yung ating purity. Nagalaw na pala yung ano nito oh. Yung yoke niya. Yan. Medyo malutong pa yung pagkakano. Ayan mga bro, bali ni remedyo. Kaso yung pagkakaremedyo niya parang hindi naman tama. Ayan mga bro, may sunog nga siya. Tapos ni remedyo, ayun o. Eh hindi naman pipwede yan, hindi yan magkoconnect kasi may ano yung tanso nito, yung copper nito, may nakabalot. So kung ipupulupot mo lang ganyan, hindi siya magkoconnect. Kailangan hinangin pa rin. Kaskasin hinangin. Pero ito dahil yung sunog niya, malalim na to eh. Bali, pangit ito kung hindi ito tatagal kahit na remedyuan natin. Pero kung mababaw lang, tapos mga dalawang piraso lang, pwede naman, gamitan nyo ng nail polish. Bali, tatlong patong. Makapal siya nun. Tatagal siya. Pero yung ganito, malalim na yung sunog, hindi na ito tatagal. So, papalitan natin. Hanap tayo ng pwedeng kamats. So, ayan mga bro, nakahanap na ako. Bali, galing ito sa ano, sa Philips. Pinalitan ko lang yung socket na yun. So, try natin kung magmamatch ito. O, try lang natin kung magpa-power on na siya ng maayos. So yan mga bro, i-try na natin. Bali, check din natin yung B plus nya. Kung stable ba o babagsak uli. So yan mga bro, sasaksak ko na. So yun mga bro, hindi siya bumabagsak. Tapos wala yata ang display. Pero yung voltage niya tuloy-tuloy. Ayun, sa vertical. Sa heater. And meron naman siyang heater. Pero wala akong display na nakikita mga bro. I-check natin yung heater ulit. Mga bro, tuloy-tuloy na yung tunog ng kanyang raster. Pero walang display. Tasan natin yung screen.
yun mga bro, wala talaga siyang display. So ibig sabihin may iba pa itong sira. So yun mga bro, bali wala siyang display. Try rin natin ano, palitan yung CRT socket niya. Wala pwedeng ano, mahina na rin yung picture tube niya. So try ko munang i-direct yung ano niya, yung heater. Ayun mga bro, marumi pala yung kuwan, yung pin ng picture tube niya. Ayun o. Kaya hintayin natin mag-focus. Ayun o, marumi. So try lang natin linisan yan, tapos palitan natin yung CRT sa akin. So yan mga bro, kaya pala wala siyang ano kanina, kaya pala walang display. Marami lang ito. So nilinis ko siya ng aking mini drill ito. Kahit na sira na to, malaki pa rin yung tulong. So pati yung ano niya naninilaw, yung CRT socket niya. Bali papalitan ko na rin yun. Tapos try na natin. So palitan ko muna mga bro. So ayan mga bro, napalitan ko na yung CRT socket. Ayan, bago na yun. Bagong bunot. Tapos nalinis ko na rin yung ano kanina, pinakita ko na. So try na natin. So ayan mga bro, yung heater niya nag on na. Kanina walang heater eh. Ngayon meron na. So try natin lagyan ng ayan o, yung display niya siya. Lagyan natin ng antenna. Ayun, meron naman. Ayan mga bro, hindi ko na ikukuha. Baka makapirate tayo. Wala naman siyang mancha mga bro. Diba? Normal naman yung display niya. Adjust. Bali yung nangyari lang eh, baliktad. Yung GMA imbis na nandito eh, napunta doon. Bali ang gagawin lang natin yan mga bro, pagkabaliktad na ganyan. Yung pagkakalagay nung yung sa horizontal winding niya, pagpalitin lang yung dalawang wire, tapos okay na. Yun lang mga bro, maraming salamat sa inyong panonood.